Right, XJR, putik. XJR ulit. Cab issues, tsaka fog seal. SOP, SOP. So, tatanggalan natin ang gas para makita kung ano yung laman, yung goods ba. Alright. Alright, issues. Issues, hose nilagay sa hose. So, pagka inipit mo ngayon, ayan, natutupi. Tutupi siya, liliit yung dadaluyan ng gas. So, ito, papalitan natin ang isang buong hose. Diretso dito, sa nilagay nilang petcock. Ganda na ito, ah. Bunot muna ng carbs. Alright. Alright, issues, issues. So, namamaga itong mga goma eh. Awit talaga itong mga goma na ito. So, papalit na natin ang mahusay na paper gasket. Alright. Alright, issues. Issues, yung float, valve seat. Isa lang napalitan. Palitan natin yung tatlo. Tapos ito, naka-open siya na carb, mga ano to, mga 100 plus. Maliit to, parang stock to. I-match natin to sa 100 plus na ilalagay natin. Alright! Alright, video, video! Tatayo na naman, video. Wala, buo na. Palitan ng malalaking jet. Sobrang laki, uubos ng gasolina. Alright. Set tayo ng float height. Float height natin 22. Ini-adjust natin yung mga tang. Medyo nakaangat siya. Pero okay na. Kapag leak test tayo, okay naman. Gaskets! Alright. Alright, issues. Ito, kagugupit ko lang. Sorry, nakakalimutan ang video. Ito, ginupit ko yung tenga dito para yung slot niya dito. Pag sinut mo siya dito, yan o, hindi tumama yun eh. Dapat ganyan yung itsura niyan eh. Yung curve, nakaganyan siya eh. Ito yung, yan o, ginupit ko nga lang eh. Para mapihit natin. Kasi wala, hindi ko na mahila eh. Baka mapunit. Alright. Alright, back jab. Hindi natin alam kung sumusobra sa gas o kinakapos, paano kinakapos sa gas. Baklas ulit. Hindi natin ang nangyari sa loob. Hanip. Alright, issues. Ito yung, ay, putik na ulog. Ito yung nakalagay sa kanya na needle. Yan, jet needle. Tapos, ito yung original. Mapapansin, mas mataba yung whoop, nasa focus, mas mataba yung original kasi nalulunod eh, kaya naganap ako ng original para makita kung ano, lulunod siya talaga eh, mas parehas lang pero mas mataba siya parte dito, medyo mataba para dito. Kuha tayo ng original. Right. Alright, bad news. Yun pala, putik. Nataka ako bakit ano eh, na nag dalawang cylinder lang. Chine ko yung kuryente, yun po taragis yan. Yung para sa 2 and 3 namamatay. Namamatay tong coil na to, tong isa. Dito natin sure kung coil nga yung problema o yung CDI. So, check tayo ng linya, tapos, yun, malamang CDI ito eh. Rectifier niya, iba na to, yung maliit. Baka ito sumira na CDI. Ewan ko kung CDI talaga, pero check muna natin tong coil. Not good. Alright, eto na. Palit tayo ng ignition coil, anip. Wala palang dinodraw yung isa, nagpo-faulty siya. Ewan ko kung ignition coil nga o CDI. Papaanda rin natin ng medyo matagal. Pandarin lang natin medyo matagal. Tapos sa tuning muna.
kukunin eh. Check tayo ng charging. Good naman. Good. Nakarga naman. Good lang. Yung ignition coil lang. Okay na. Wala na nata tayong gas. Wala na tayong gas. Wala na ang gas. Alip. Right, eto na. Ito na. Palit tayo ng spark plugs na mahusay. Denso. Yung mga spark plug niya, ngit pa eh. Oo, kung pumuputok na maayos yun. Tapos, ito, hoy, buti ko lang, dilim na. Wala, wala ng flashlight. Ano pa bang gagawin dito? Ay, mga linya na lang ng gasolina. Tapos pwede na umuwi ito. Anip, umuulan pa naman, bad trip. Alright, issues. Pati yung tornilyo sa gilid. Mahirap issue, kaya re-retread natin. Alright, fork seal. So, itong oil seal na galing Lazada, hindi ubra kasi 53 lang siya. 53. Maluwag to eh, nasa buong ko na rin to galing Lazada. Nakalagay XJR, tapos nung pinorchase ko, nilagay ko sa forks ng XJR, eto yun. Dito okay, masikip. Pero pagdating dun sa ilalim, ayun, shoot na shoot. Buntik, ang luwag. Buntik, ang luwag. Mahirapan ako alisin to. Gulo ni Pinky. Yan o. Masyadong maluwag. Hindi ubra to eh. 54 nilalagay natin. Alright. Issues pa rin. Kasi wala ng gas. Sobrang kaunti lang nung gas na nakolect natin. Mga ganito lang karami eh. Nandito lang. Wala na siyang gas eh. Antayin lang natin yung gas.